Hi! Hello! How are you, lovies? Sa Miyaka de Lovie na naman po at mag-uukay adventure tayo. At ngayon po, actually, papunta kami dapat ng Plaridel. So, nandito kami sa highway. Anong lugar ito, ate? Tarkan. So, sa Tarkan, nandito kami sa highway. Malapit, lagpas ng Wilcon Deport. Ayun. So, ayan, nakakita kami ng ukayan sa highway. So, with my friend Jessa again. Nandito kami, Jessa. Say hi naman, Jen. So, with my friend Jessa, mag-uukay adventure na naman po kami. So, samahin nyo ko, lovies, at wala lang pong presyo ang mga paninda ni ate. Ayan. So, galing siya ng US, Japan, which is good. At maghahalungkat muna kami bago po ako maubusan ni Jessa. Okay po? So, pakita ko na lang later, lovies. By the way, may tinda sila ng mga jacket. Kung gusto nyo, ayan. Magaganda yung jacket niya. Ni ate. Ayan. Kung nakikita nyo, lovies. Ayan pa. So, nandito kami ngayon sa mga joggers. So, lovies, mamimili muna po ako. Baka maubusan ako ni Jessa. Bye, lovies. Ay, pinipicture mo muna. Hindi po. Jacket. Leggings. Turtleneck na pambata. Yeah, camouflage na jacket. Love this one. Turtleneck na long sleeves. Ano na lang yan? Jogging pants. Sino na lang yan? Jogging pants. Long sleeves. Long sleeves. And shorts. So, yun nakuha natin, lovies, at yung friend ko, ayun, nagbabayad na at nagko-compute sila. So, sa bahay na lang, lovies! Hi! Hello! Kamusta kayo, lovies? Mia Kagalevin muli nagbabalik for today's video. So ngayon, nandito sa akin tabi ang ating mga naukay na malinis na, mabango na at ready na isuot. So, samahan nyo ko, lovies, at ipapakita ko na sa inyo isa-isa ang ating naukay. So, bago ang lahat nga pala, yung ukay na pinuntahan namin ng friend ko na si Jessa ay sa Tarlac. Tarlac, ang layo ng Tarlac, uy! I mean, sa Tarkan, sa Baliwag, doon sa highway, katabi ng dating Bulalo Republic na nagsara, nakainan. So, kung alam nyo po yun, madali nyo makikita yung ukayan doon, tabi lamang ng kanto papasok ng Baliwag. So, ayan, umpisa na natin at para makita nyo na yung mga naukay ko. So, una na dyan, itong red na long sleeve. Ayan, pantag-ulan, lovies. So, ayan ang tatak. May tatak siya. New York. At ito ay syempre pantaglamig. Pero dito sa atin sa Pilipinas, pwede natin siyang isuot ngayong tag-ulan. At para hindi ganun kainit, if ginawa ko siyang crop top, pero hindi ko siya pinutol, tinahi ko lamang siya sa loob. So, ito yung una. Love the color. Tapos yung quality ng damit, ayan, kung makikita nyo, makapal siya. Pero hindi siya ganun kakapal. Kaya pwedeng pang aura, pwedeng pang shorts, pwedeng pang palda, pwedeng pang high-waisted na pantalon. So, ito yung una. Worth 20 pesos. Next is, pinutol ko na. Napakanipis ng tela, pero turtleneck siya. Mahilig kasi ako ngayon dito. Ito yung ngayon hinahanap ko sa ukay, yung mga turtlenecks. Pero gusto ko, ikinakrap ko siya. So, ayan. Pakita ko na sa inyo, lovies. So, yung pagka-green niya, na may pagka-blue, ganun. Blue-green. Edi blue-green, di ba? So, kinarap ko na siya. Hindi siya ganun ka-crop top. Medyo mataas pa rin siya. So, maganda pa rin i-partner sa short, palda, at high-waisted. Puro high-waisted na palda, short, at pantalon. So, wala tong tatak, pero medium size. Maganda din yung tela niya. Ayan. Nakikita nyo, lovies. 20 pesos. Diba?
Unahin natin yung mga 20 pesos. So, another 20 pesos, itong magandang denim short. Ayan, ganda niya, promise. Wala pa akong ganitong kulay ng short. At ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong short na kulay. Red at denim siya. Denim na parang tawag doon. Ayan, hindi ko masabi kung anong tela ba yun. Malambot kasi siya. Ayan. At yung kanyang tatak is Rocky. Kung makikita nyo, Lovies. Ayan, nakahangol siya kasi ayokong galing siya sa sampayan at ayoko siyang ma-deform. Kaya inihanger ko na lang at pinakita ko sa inyo na nakahanger. So anyway, sasukat ko na din siya. Binalik ko lang siya ulit sa hangeran para magandang ipakita. Diba? Yan, naputulan ko na rin siya ng konti dahil masyadong mahaba yung pagka-short niya. 20 pesos, Lovies. Another 20 pesos na pantulog, pang labas-labas, dyan-dyan. Itong panjama, ayan. Kulay gray, high-waisted, ayan. So, usual panjama, kung alam niyo naman ng itsura ng panjama, diba? Ayan. 20 pesos. So, punta na kayo doon, Lovies, kung gusto niyo ng worth 20 pesos na damit. Pero, syempre, labhan niyo mabuti. Babad yung mabuti. Gamit kayo ng Zonrox, ng antibacterial. At this one, favorite ko dahil wala pa akong leggings sa ganito pang exercise. Leggings na camouflage. Ayan. High-waisted din. Lambot na to. Sarap sa pakiramdam pag suot mo na siya. 20 pesos. So, another 20 pesos. Itong isa pa na pantag-ulan. Kung ayaw nyo mabasa at lalabas kayo, diba? So, parang windbreaker. Yan, windbreaker. Tingin mo tunog. Diba? So, ganda na to. Tapos na, adjust ito sa baba. Ayan. Ito, adjustable siya. Yan. Kung gusto mo ng maluwang, kung gusto mo ng masikip. 20 pesos. So, kung na-add nyo na kung nakakamagkano na tayo, huwag kayong mag-alala, Lovies. Mura pa ang ating napamili. So, proceed tayo sa susunod na item or damit. Ito, mahal to, Lovies. So, ito, kung makikita nyo, diba, kulay pa lang, nasa isip nyo na leather siya. Pero hindi din ako sure kung manipis na klase lang ba siya ng leather kasi nakapakanipis niya. Promise. Ayan, wala siyang lining sa loob, para lang siyang t-shirt ang dating, malambot siya. Ayan ang likod. So, pwede siyang button-down shirt kapag nakasarado yung mga bitones. At pwede naman siyang jacket style kapag nakabukang ganyan, tapos magpaloob ka lang ng white t-shirt. Ang nipis, promise, ang sarap gamitin kahit mainit. So, jackpot ako sa ito, at nagkakahalaga siya ng 50,000. Joke. 50 pesos, Lovies. Diba? Ang ganda ng item for 50 pesos. So, yun lang nga, katulad ng sabi ko, kailangan matyaga lang tayo maghanap para makakita tayo ng mga magagandang item. So, dapat patience, Lovies. At be patient. Ayan. Ganda. 50 pesos. So, syempre, meron pa akong 2 puti na tig 20, kaya lang, pilit pinapuputi ng nanay ko, kaya nakababad pa rin siya. Isang turtleneck na nakuha ko sa pangbata. At, syempre, kapag gusto mo ng crop top, sa pangbata ka kumuha. So, no need ko na siyang putulin para yung ilalim niya tahi pa din. Tapos yung isang long sleeve na parang ganito, pero white siya, naki-wrap top ko na rin, pero nakababad pa rin siya. 20 pesos din yon. So, yung pinakahuli natin, yung pinakamahal ko na purchase is this. Military jacket. Pero, my gosh, tignan nyo, oh. Parang siyang teddy bear. Ang lambo.
lambot niya, promise, at madaling kapitan ng balahibo ng baby ko. Ayan, may mga balahibo na siya. So, ito, pinaka-favorite ko dahil ang lambot niya, promise, at meron siyang bulsa. So, ang sarap i-style, gandang style. Ayan, may bulsa siya, dalawa. 120 ko natawaran, pero 150 binibenta ni ate. Tapos, etong sleeve niya, ayan, oh, makikita nyo. Garterized siya, so nag-fit siya dito sa wrist, ba? Basta dito. So, ayan, worth 150. Jackpot ako dito sa panghuli nating item. Ang ganda niya, promise. So, ayan, lovies, napakita ko na sa inyo yung mga damit na napamili ko dun sa Okayan. Malapit nga po doon sa dating Bulalo Republic, sa highway dun sa Tarkan. So, kung gusto niyo pong makabili ng ganitong kamumurang mga damit, punta lamang kayo doon. At syempre, ibabad natin siya at linisin mabuti. Sana po nagustuhan niyo, lovies, ang ating Okay for today. At huwag niyo kalimutan i-like sa video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel, at huwag kalimutan i-follow ako sa aking Instagram at Facebook account. Hanggang sa muli, lovies!